Nagkakilala kami kay Jay nung high school kami. Bale, fourth year ako, tapos third year siya. Nag-JJS prom nun eh. Nakapagkilala siya sa akin, tapos doon na nagsimula. Sabi niya kung pwede niya akong ligawan. Tapos na ano pa ako na, na-turn up pa ako kasi iba yung salita niya. Sabi niya, pwede ba ako makipagkilala? Kaya sabi ko, yak, bikol. Pero doon din pala ako bumagsak. Si Kenjay, simula pa lang, napaka-responsable na at napaka-bait. Talagang lahat ginagawa niya para mapasaya ako yung birthday ko, anniversary, lagi niya ako sino-surprise. Talagang nakakataba ng puso kasi doon ko lang naranasan sa kanya yung mga ganung bagay. Ito na yung pinakahintay natin na ikakasal na tayo sa simbahan kahit kinasal na tayo nung 14 years ago dun sa mayor. Di ba sabi mo sa akin nung una, nung kinasal tayo, sabi mo, pagka medyo nagkaedad na tayo, ipapakasalan mo ako sa pari na ito na nga. Salamat kasi tinupad mo yung sinabi mo sa akin na pakakasalan mo ako sa pare. At saka, halamahal ka namin. Lagi kang magiging sa trabaho mo, yun lang. Salamat sa lahat. Mahal na mahal kita. Sana lagi mo pag-ingatan ng iyong sarili. Huwag ka na masyado mag-inom para mas tumaba yung buhay mo. Halamahal ka namin. Ni girlfriend, mabait na hindi. Alam mo kung bakit mabait na hindi? Nakangiti yan pero galit. Ganun siya. Bilang asawa naman, wala akong masabi kundi ginagawa niya lahat para sa amin, sa mga anak. Yun, sumpungin din minsan, hindi maiwasan. Sa pamilya ko, okay naman siya. Wala namang problema. Although mayroong tampuhan, hindi maiwasan eh. Neng, lagi ko naman sinasabi, mahal kita dalawang beses sa isang taon. Ganun yun, ganun ako. Gagawin ko lahat para sa pamilya natin. Hindi ako magbabago hanggang sa uli. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Sabi niya na tumpil na isa rin sa buhay at panginabutan ng Panginoon. Sa pagdiriwa ng Madunga Misa, ulit-ulit ay naisalo sa hapag ng kanyang paglamahal.